Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. And thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ngayon ang mga messages ninyo for November 3. Unahin natin ang mga trinkets ninyo, Gemini. Paunang mensahe ninyo is Crown. Ayan, so maybe ang iba sa inyo will be promoted to be a person of authority. Maaari din naman na nandun na talaga posisyon ninyo. Maaari din naman na this is a leadership role for some of you, no? Yung mga ganon. You also have Leaf. This is about change and growth, rebirth, no? Transformation, yung mga ganon. So, maybe yung mga pagbabagong ito, no, maaaring ma-experience ninyo yan related sa trabaho, sa career, no? Yung mga ganun, So, good luck. We also have Bagua. This is really, really gorgeous because this is about prosperity, abundance, wealth, no? So, maaaring yung bagong position na to, maaaring yung leadership role na yan is going to bring you prosperity and abundance and financial success. Maaari din naman yung pagbabagong ito, you know, is linked to your money, career, and finances. No? So, yun ang maring yung mga opportunities na yan ang magbibigay sa'yo ng pagkakataon para mabago ang financial landscape ninyo dito, Gemini. So, good luck. We have strength. Ayan. So, may mga sitwasyon siguro kayo dito wherein kailangan ninyong i-activate yung inyong inner strength and courage, no? Yung mga ganong ganap. Maaring related yan dito sa mga bagong posisyon ninyo sa trabaho, maaring sa mga pagbabagong ito sa financial, sa karera, no? Maaring may mga ano kayo, kailangan ninyong tibayan ng inyong dibdib, lakasan ng inyong loob, nang sa gayon, maging successful kayo sa endeavor na to or sa mga bagong kaganapang ito sa buhay ninyo. We also have King of Pentacles. Definitely, no, this is the time for prosperity and abundance for you. Gemini, we have the wealth energy. We have prosperity and abundance there. Ganun din si King of Pentacles. No, this is also about wealth, financial gain, financial success, financial opportunities na hindi mga pipitsuging financial opportunities. These are big time, no? Na mga financial opportunities. Kaya this is really beautiful. So, napakaswerte ninyo ngayon pagdating sa pangkaperahan, karera, trabaho, source of income. Noon, Gemini, maaring ano kayo ngayon, maaring papunta na kayo, kumbaga sa tugatog ng tagumpay pagdating sa kaperahan. Maaari din naman na nandun na kayo, no? Maaring kayo naman ngayon ang mag-share ng blessings ninyo, resources. Maaring kayo naman yung mag-share dito ng mga trabaho. Kayo yung mag-o-offer ng trabaho naman sa iba. Maaari din ganun ang ganap. We also have the Magician. Napakaganda. Definitely, there is new beginning dito sa buhay ninyo sa iba't ibang parte. Or maybe, no? Related lang ito siguro sa money, career, and finances, no? This is also the energy of ano, taking action, no? Maraming may mga plans din kayo dito na medyo siguro ito yung bagay na yung hindi kayo sigurado or maaring nagpo-procrastinate kayo because for some reason siguro feeling ninyo hindi ninyo to kakayanin or hindi ninyo to kaya mag-isa, no? Maraming mga ganun ang dahilan or it could also be ibang dahilan. Pero this is inviting you now to take action. No, now is the perfect time to roll the ball na, Gemini. This is not the time for you to plan more. Hindi na ito ang panahon para mag-strategize kayo pa, mag-isip pa kayo na mag-isip. Handa na kayo. Handa na ang lahat. Kumbaga sa paligid ninyo para magsimula na kayong mag-take practical steps para mas makalapit na kayo sa pagtupad ng inyong mga pangarap. Okay? So, good luck to that. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.
Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 3. Ang paunang mensahe ninyo sa trinket is the butterfly. So definitely, there is like a massive transformation, no? Na mangyayari sa buhay ninyo. Meron dito mga magagandang pangyayari, internal, no, or external. Maaring sabay, no? Maaring may mga pagbabago kayo na personal level, maari din na may mga magbabago din sa external world ninyo dito, Libra, no? What else? We have letter L, Libra, L for Libra. Diba? So, maaaring letter L is a significant letter for you. Maaari din naman na initial ninyo ito or maybe initial ng mga tao that you are going to be dealing with around this time. We have another butterfly. So, massive, no? Massive transformation na maaaring mangyayari dito sa buhay ninyo, Libra. Maaari talaga na magsisimula yan on a personal level. And maaaring gagawa kayo, mag-create kayo ng mga bagong ganap sa buhay ninyo on an external level din, no? We have Ten of Swords. Ayan, see? This is also the energy of ending and beginning, no? And yung mga pagbabagong yan, di ba? Pag may nagbabago, ibig sabihin, merong mga magsasara, merong magsisimula, no? There is ending and beginning dyan sa mga change na yan na mangyayari. And definitely, it is going to happen, no? For some of you. At saka, ano to, burden ito, no? Emotional burden ito na maaring matagal na itong nangyari sa inyo, matagal nyo na itong naghirap na kayo dito, no? Pang, sa kalooban ninyo, mabigat ang nangyari, naapektuhan kayo dito to your core, napagod ang isip ninyo, napagod ang dibdib ninyo, ang bigat ng inyong dalahin dito for so long. Pero ngayon, this is really beautiful. Kasi pinipili nyo na ngayon na maging masaya. Pinipili ninyo na ngayon na magpatawad. You are choosing love sa ngayon, most especially love for yourself, Libra. Kaya, nag-iisip na kayo ngayon na isara na kung ano man ang pinto na to na medyo nagpahirap sa inyo in the past and you are welcoming new life, no? Gusto nyo nang magsimula ng bagong buhay na clean slate. Kaya magsisimula kayo dito sa pagpapatawad, sa pag-accept, no? And you are choosing to be happy dito. Kaya you are deciding to let go na lahat ng mga emotional wound, emotional baggages, resentments, yung mga ganon. Ano? So good for you, Libra. Justice. This is what you deserve, no? Maging masaya, maging maluwag na ang inyong pakiramdam, maluwag na ang inyong pag-iisip. So, this is it, no? This is what you deserve. This is what you're getting, no? At isa pa, magiging ano na, in order na ang buhay ninyong muli. Maring in the past, talagang stressed out kayo. There are imbalances in your life. May mga bagay kayo na hindi na ninyo napapansin or naaasikaso. Because of that burden, because of that paghihirap sa kalooban ninyo, because of that pain na pinagdaanan ninyo. But now, everything is going to be back in order, no? Magiging okay na muli kayo, Libra. Magiging okay na kayo. You deserve to be happy. You deserve to experience peace and this is what you're getting, no? We also have Knight of Swords. Ayan, so may mga decision siguro kayo dito na decision na parang hindi ninyo masyadong pinag-isipan or decision na hindi ninyo mapapag-isipan, no? Nang matagal, maaring ganun. Parang ano to, parang nagmamadali kayo sa pagdi-decision dito. That's what I am picking up, no? Lahat ng bagay din sa inyo dito mabilisan, maaring maraming magbabago dito na ganun lang sa isang iglap. Mayroong pagbabago, maaring ganun. Because this is some fast-moving energy, no? So, maaring may mga sitwasyon dito na kailangan ninyong pagdesisyonan agad-agad. You need to make a
move agad-agad, you need to ano to take action agad-agad, yung mga ganun. So good luck to that, Libra. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po yun na sumabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. And God bless you all. Tignan natin ang mga paunang mensahe ninyo sa Trinkets for November 3. We have letter J. Aquarius, maaaring letter J is a significant letter for you. Maaari din naman na that is your initial, or maaari din na that is the initial of the person that you're going to be dealing with around this time. We have peace sign. Napakaganda, no? Kung meron kayong mga hindi pagkakaintindihan with another person, maaaring meron kayong mga communication gap, may mga hindi kayo pagkakasundo, no, with other people, maybe around this time, no? Magkakasundo na kayo, magkakabati na kayo. Maaring there is compromise going to happen dito din between you and that person. Basta meron ditong pag-meet na halfway, diba? Magkakaroon na dito ng peaceful resolution ng iba sa inyo. Kaya you are going to experience peace, tranquility, you know, and peace of mind. Yun ang napakahalaga. We also have the steering wheel ng ship. No? Maybe you are navigating a situation sa ngayon wherein siguro dati rough, no? Rough, merong rough patch kayong pinanggagalingan dito. But now you're navigating towards tranquility and peace, no? Napakaganda. May mga ano din dito, change of direction, no? May mga pagbabago ng isip dito. Ang iba sa inyo, maaaring nakapag-decision na kayo. And maybe all of a sudden, you're having a cold feet, you're changing your mind, may mga ganong ganap. No? Parang may mga bigla-biglang pagbabago dito sa isip ng iba sa inyo, Aquarius. You also have the world energy, travel, no? There is travel, yun ang napipick up ko dito. Maaring iba sa inyo, sa seafarer, no? Maari din na yung travel na to is over water. Maari din ganon ang ganap. It could be hindi rin, no? Maari din na by land and travel na to, malayo-layong travel, or international travel, no? So, maaring mag-travel by plane ang iba sa inyo dito, by air. So, good luck to that, Aquarius. And meron ditong ano, mga pagbabago, no? May mga new chapter in your life, kayong yayakapin dito, may mga new phase in your life that you are going to face around this time. This is also a time of celebration, success, you know, may mga projects, trabaho, ganon, ano, pag-aaral, may matatapos na dito, and you are not just going to finish it nang simple lang, no, but you're going to finish it with a bang, kumbaga, very successful ang nakipipick up ko ditong pagtatapos ng kung ano man niyang ginagawa niyo. We also have Five of Cups. Ayan, may mga paghihinayang ang iba sa inyo dito. But it feels like to me that you are moving forward, no, from that. May mga pangyayari siguro dito na ikinalungkot ninyo. Siguro may mga bagay dito na pinanghihinayangan pa rin kayo. May ang nami-pick up ko dito, no, nag-succeed na si Aquarius dito sa kung ano man ang inyong ginagawa. Pero parang pakiramdam ninyo, hindi pa yon ang lahat-lahat ng effort na sana'y ginawa ninyo, no? Yung parang may ganong ako napipick up ng energy. Yung parang may kulang pa na effort kayong ginawa. Kaya kahit nag-succeed na kayo sa isang bagay dito sa ginawa ninyo, parang hindi pa rin kayo naging satisfied talaga sa effort na ginawa ninyo, no? May ganon akong sitwasyon dito na napipick up. So we have 10 of Cups. Ayan. This is beautiful. This is happy family. This is domestic bliss, no? Napakagandang sitwasyon kasi ano dito, so talaga yung peace sign na to. Maybe ang iba sa inyo merong naging hindi pagkakaintindihan with another family member in the past. Pero ngayon magkakaroon na kayo ng pagkakataon para magkabati kayo, magkaayos kayo. You will be
you will patch up kung ano man ang naging difference siya, no, ng relationship ninyo in the past. Ngayon, magiging masaya na ang lahat. Magkakabati na kayo, you will be on the same page. You will start fresh, no, pagdating sa inyong relationship dito. Parang you're going to start a new level, kumbaga, sa inyong relationship bilang magkapamilya, no? So masaya lang kasi makukuha niyo na dito kung ano yung gusto ninyo. May mga wish siguro din kayo dito na nag-come to fruition na, kaya sobra-sobra ang saya, no? Sobra-sobra ang saya. You are going to be more loving na, may harmony na, kaya magiging maayos ang lahat pagdating sa usaping pamilya. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Have a like. Namaste.